In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear friends, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. And may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who seeing the human race fallen into death, will to redeem it by the coming of your only begotten Son, grant, we pray, that those who confess his incarnation with humble fervor may merit his company as their Redeemer, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please be seated. Hannah offered her son Samuel to the service of the Lord. This act of dedicating her son, who will grow to be a prophet and leader in Israel, is an expression of her gratitude to God. The responsorial psalm is Hannah's song, to which Mary's Magnificat bears a striking resemblance. A reading from the first book of Samuel. In those days, Hannah brought Samuel with her, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and presented him at the temple of the Lord in Shiloh. After the boy's father had sacrificed the young bull, Hannah, his mother, approached Eli and said, "Pardon, my lord, as you live, my lord, I am the woman who stood near you here, praying to the Lord. I prayed for this child, and the Lord granted my request. Now I, in turn, give him to the Lord. As long as he lives, he shall be dedicated to the Lord." She left Samuel there. The word of the Lord. Thanks be to God.
mighty or broken, while the tottering geared on strands, the well-fed hires themselves out for bread, while the hungry batten on spoil, the barren wife bears seven sons, while the mother of many languishes. O King of all nations and keystone of the Church, come and save man whom you formed from the dust. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of a servant Israel, for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned to her home. May, dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. We are now on the 7th day of our Novena Masses. Sige nga, sino dito ang nakapito na? Taas ang kamay. Ayan, medyo marami-rami na po. Almost done. Bukas, 8, and finally, the next day, we complete the Misa di Gallio. My dear friends, let us be mindful that we are still in the context of preparation. Ibig sabihin, 3 more days to go, matatapos na yung tinatawag natin panahon ng Adviento. Sabi ko nga po, madalas kong sinasabi nitong panahon ng Adviento na tayo mga Katoliko, bago magpasko, dapat Adviento muna
ang iniisip natin. And finally, 3 days na lang, matatapos na ang Adviento. As I have said, we are still in the context of paghahanda. Kaya sabi ko, sino nga ba dito ang handa na? Sino dito ang handa na sa pagdating ng Pasko? Taas ang kamay. O, parang nawala yung iba. Ano nga ba? Sabi ko nga po, sana ang ating paghahanda ay paghahanda bilang isang Katoliko. Ulitin ko po, ako po'y nananalangin na sana ang paghahanda natin sa Kapaskuhan ay paghahanda bilang isang Katoliko. Alam niyo po ba na magkaiba po ang paghahanda ng pagiging isang Katoliko? Sapagkat sabihin natin sa secular world o sa labas ng simbahan, ang paghahanda, it's all about accumulation. Tama po ba? Halimbawa, may sakuna, may bagyo at kung ano-ano pa. Tulad na lang noong 4 years ago, pandemic. Anong ginawa ng mga tao? Maghanda tayo, may pandemic. Anong ginagawa? Nangungolekta. Nag-iipon. Nagtatago. Pinupuno. O, di ba? Ang pag-iisip, kapag sinasabing paghahanda, dapat magpupuno, mangungolekta. Kaya nga may hoarding, may pag ano-anong ginagawa, magkakaroon lang ng paghahanda, kumbaga. Pero alam niyo mga kapatid, sa ating mga Katoliko, ang paghahanda, hindi po ganun. Sa ating mga Katoliko, ang paghahanda ay ang pagbabawas. At yun mismo ang imbitasyon ng simbahan sa atin since day one ng panahon ng Adbento. Maghanda tayo. Paano? Ang pagbabawas. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na Advent Penances. Anong ibig sabihin ng Advent Penances? Or Advent Practices? Alam nyo, dito po sa aming kumbento, meron po kami isang maliit na box. Malaking box pala. Simula nung Advent season, nakadisplay po dun sa gitna ng community room. At unti-unti napupuno. Why? The invitation is check your cabinets. Check your cabinets. Kung puno-puno na yan, bawasan na. Alam nyo, dito rin po sa amin, sa maliit na seminaryo, nasa likod ko po yung mga nobisyo, meron din po kaming boxes. Nakabuo po kaming dalawang boxes. Sabi ko sa kanila, check your cabinets at take note, itong mga to, kukunti lang po yung mga gamit, pero nakadalawang boxes kami sa pagbabawas. Kaya mga kapatid, may 3 days pa na Advent. Pakicheck po pagdating nyo sa bahay. Pakicheck po inyong mga cabinet, ha? Eh baka naman sa katutak pa ang nasa loob. Pakicheck po yung mga hindi na naginagamit. Huwag nyo nang hayaang matutulog lang doon. Yung sa katutak na mga isang dosenang sapatos dyan, naku, kung sa tingin nyo hindi na nagagamit ang mga sapatos, bawasan nyo na. Bawasan na, bawasan ang gamit. At kung ano-ano pang dapat bawasan. Because this is truly the invitation of the church for all of us. We have to do some Advent penances. And the best way to do this is actually to give up something from what we have and share it with other people. Bakit nga ba mahalaga ang pagbabawas? Una, kapag nagbabawas ka, anong mangyayari sa'yo? Gagaan ka. O diba? Kapag nagbabawas ka, gagaan ang pagkatao mo. Alam nyo, ang Diyos lumalapit sa mga tao magagaan. Kapag mabigat ka, nako, ikaw mismo nakakalimot sa Diyos. Pansinin mo yung mga tao mabibigat, sa mukha pa lang ang bigat-bigat na. Eh, ikaw ba'y lalapit sa mga taong mabibigat? Sa mukha pa lang ang bigat-bigat na, punong-puno na nakapatong sa mukha, pati kilay may nakapatong pa. Ano, lalapitan mo ba yung mabibigat? Mas gugustuhin mong lumapit sa mga taong
magagaan. Yung tipong sa mukha pa lang, ang sarap kasama ito. At truly, sabi ko nga po, kita mo sa kwento ng mga ebanghelyo natin tungkol kay San Jose, San Juan Bautista, Zacarias, mismo kay Maria, bakit sila nilapitan ng Diyos? Sapagkat napakagaan ng mga taong ito. Kaya mga kapatid, kung nanaisin nating magkaroon at magiging buo ang presensya ng Diyos sa ating sarili, simple lang, invitation ko, magbawas. Pangalawa, mahalaga ang pagbabawas sapagkat ito'y maaliwalas. Sige nga, pansinin niyo yung mga garden. Yung sala ninyo na sangkatutak na nakatambak. Sabi ko, may 3 days pang magbawas. Bawasan ang mga nakatambak dyan. Naku, sangkatutak na walang gamit na. Yung mga puno, yung mga sanga-sanga, bawasan nyo. Matapos magbawas ng mga puno, ng mga sanga-sanga, at kung ano-ano pong mga marumi dyan, maaliwalas. O di ba? Maaliwas o walas ang mukha. Sige nga kayo, o ako, aminin ko na. Aminin ko na, kagabi mismo, nagmamadali pa ako pumunta sa barbero. Nagbawas lang ng buhok. O di ba? Nang sa gayon, magmukhang maaliwalas naman ako. Nang sa gayon, makikinig kayo sa akin. Kayo imagine me kung mahaba ang buhok ko, tapos wala akong yung balbas ko, hindi man lang nakapagbawas. Di ba, ano ba yan si Father? Pero kapag nagbawas ka, ay tunay nga namang maaliwalas. Alam ko, kayo, yun din ang gagawin nyo bukas. Alam ko, bukas, magpapagupit din kayo. Pangatlo, mahalaga ang pagbabawas sapagkat, alam nyo, kapag nagbabawas ka, you start to give up something and then suddenly or eventually or intentionally, you share it with other people. You know, the fact of sharing itself is a gesture of gratitude. Ang mga taong nagbibigay, nagbabawas ng mga gamit, nagsasakripisyo ng ibang mahalaga at binabahagi sa kapwa, nagpapasalamat. Ang mga taong madaling magbahagi, magtanggal, mag-give up ng ibang bagay at ibahagi sa kapwa, bukang bibig, di bali na sa iyo na yan, nagpapasalamat lang din ako. And today's gospel is actually the point of the gospel for all of us, that we should never end the Advent season to say thank you. The ending of giving up, the ending of our Advent penances, the ending of sacrificing something should be our manner of thanksgiving. Kaya nga naman kita nyo sa kwento, napakaganda. Yung kwento natin ngayon, connected po yan sa kwento kahapon ha, na kung saan si Maria bumisita sa kanyang pinsan na sa Elizabeth. At nung nagkita silang dalawa, punong-puno ng saya. At ano ang ending ng kanilang pagkikita? Silang dalawa, nagpapasalamat. Gratitude. At napakaganda ng kanilang pagpapasalamat. Nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa. Sapagkat sila'y muling nagkita. Ibig sabihin, presensya, pagpapahalaga sa presensya ng kapwa. Kaya nga naman, we always have this kind of tradition that when we talk about Christmas, it's a reunion. Nagtipon-tipon, nagsama-sama, lahat umuuwi. Bakit? It simply means that we value the presence of one another as a family. Sana po sa ating pagtitipon, mga kapatid, alam ko may bahagi doon yung pagbibigay. Why not say thank you for one another? Magpasalamat tayo. Say thank you. Titignan natin. Alam nyo, yung ebanghelyo natin is what we call Magnificat. Sabi nga daw, ito'y dasal o kanta ng isang napakapobreng babae, napakapobreng tao. Ito'y isang kanta
o yung pasasalamat niya. Alam niyo, kung titignan niyo yung kwento, yung kantang ito, napakaganda. Nagpapasalamat siya sa presensya ng kapwa. Nagpapasalamat siya sa kanyang estado sa buhay bilang isang mahirap. At nagpapasalamat siya higit sa lahat sa biyaya ng Diyos. Can you imagine a very poor woman thanking God for all the blessings she received? Ulitin ko, ang isang pobreng babae nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang kanyang natanggap. Una sa lahat, ano bang maipapasalamat niya? Wala nga eh. Isang babaeng napakababa, isang babaeng walang-wala, and yet nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Isipin mo, paano niya nagawa yun? Walang-wala na nga siya eh. Mababang-mababa nga, kawawa nga, nagpapasalamat pa. My dear friends, this is a good reminder for all of us that we should rather be more grateful, for we have a lot of things. We have our families with us. Umuwi kayo mamaya. Tignan nyo yung bahay nyo. Tignan nyo yung mga cabinet ninyo. Tignan nyo yung ref ninyo. Tignan nyo ang mga kasama ninyo. Hindi ba dapat maging mas magpapasalamat tayo sa Diyos? Tignan nyo yung eksena, napakaganda. Ang mga taong marunong magpasalamat, una, nakikipagkita. Anong ginawa ni Maria at ni Elizabeth? Because of their gratefulness, sila'y nakipagkita sa isa't isa. Hindi nagtatago. Alam nyo mga kapatid, ingat tayo ha, sapagkat ito tila bagayong bagong sistema ngayon sa lipunan. Kung sino pa yung sagana, kung sino pa yung abunda, eh naku, nagtatago. Kung may kumakatok, alam ko, gabi-gabi sa bahay ninyo, minsan nagtatago tayo. Pag nagsisimula na yung kumakanta, Pasko na naman, pakipatay yung ilaw, lights off. Kung sino pa yung ang ganda-ganda ng design sa bahay, ayaw makipagkita. Mga kapatid, si Maria, si Elizabeth, dahil sa galak at pasasalamat, nakikipagkita. Hindi nagtatago. Ang mga taong labis na nagpapasalamat, nakikipag-usap. Personal, ha? Alam ko sa ngayon, uso ang text. Alam ko, actually, ako nga eh. Simula ngayon, nakakatanggap na ako ng mga Christmas blessing. Before 25, bago ako maunahan, bumati na muna ako ngayon. Ang dami. Minsan, hindi ko mabilang, umabot ng mahigit 100 na pagbati. Kaso, nakapagtataka, kapag makita mo na personal, parang wala lang. Mas paganda, ang taong labis na nagpapasalamat, nakikipag-usap ng personal. Mas mahalaga kapag personal, mas meaningful. Merry Christmas! O, di ba? May tunog pa yan. Happy New Year! O, di ba? Kaysa text messages, Merry Christmas! Meron pa yung pasabog-pasabog pa yan, may effect-effect pa yan, MOJ, may heart-heart pa yan. Pero magkita personal, parang wala lang, dead ba? Hindi tunay na pakikipag-usap. Pansinin nyo yan? Hindi tunay. Ang labis na nagpapasalamat, mas gugustuhin mo yung lapitan. Saan ang punta mo gabing-gabi na? Magpapasalamat lang. Pupuntahan ko si ano? Magpapasalamat lang. And that's exactly what happened in the story. Mary visited Elizabeth sapagkat punong-puno ng pasasalamat. Pangatlo,
ang mga tao nagpapasalamat. Sabi ko nga po, tulad ng kanilang ginagawa, bukang bibig ang Diyos. Bukang bibig ang Diyos. Napapansin nyo ba yan pag may bisita kayo? Di ba? Pag may bisita kayo sa bahay, binigyan nyo ng gift, paulit-ulit, salamat po, salamat po. Alis na po kami, salamat po, salamat po. Picture muna. Sige, after selfie, salamat po, salamat po. Kahit paghatid mo na sa sasakyan, salamat po talaga. Isang pasasalamat, equivalent to how many times? More than 10 times. At ang ending, God bless you po. Pasasalamat sa kapwa, subalit ang wika, salamat sa Diyos. And this is exactly what happened in today's gospel. A thanksgiving to God. Kaya mga kapatid, ito lang po. Sana yung ating paghahanda sa Pasko ay tayo'y magiging isang Katoliko. Alam ko, busy-busy na kayo ngayon. Marahil yung iba, bumibili na. Pagkatapos sa simbang gabi, diretso na yan sa mall. Maaga tayo, opening ng mall. Sabi ko nga po, sana ang ating paghahanda ay paghahanda bilang isang Katoliko. Hindi nag-iipon, hindi nangongolekta, nagbabawas upang ibahagi sa iba. On this seventh day, sana po, ito po yung aking mga panalangin. I have seven things na sana bawasan natin. Una, pagbabawas ng gamit. Pangalawa, pagbabawas ng sama ng loob. Diyos mio, ang pangit-pangit yun na nga. Yung mukha no, hindi niya mapinta, masama pa loob mo. Paano nalang yung gaan ng loob? Diyos ko, ang dahilan pagkapangit hindi sa mukha eh. Dahil sa sama ng loob. Kaya bawasan na yan. Bawasan ang sakit ng katawan. Bawasan ang mga masasamang salita. Ha? Bawasan na yung mga kapitbahay niyo, Marites. Sana po mababawasan na Panginoon ang members ng mga Marites. Huwag niyo na pong dagdagan. Bawasan ang di kaaya-ayang mga gawa. Bawasan na natin. Bawasan na ang mga kaaway. Bawasan na ang mga kasalanan. At ipanalangin po natin, ako to po ang aking dasal sa ating patuloy na paghahanda, pitong bagay din na sana sikapin natin sa tulong at grasya ng Diyos, tayo'y madagdagan. Madagdagan ang simpleng pamumuhay. Madagdagan yung perspective sa buhay na magiging simple, katulad ni Maria. Madagdagan ang kagandahang loob. Simpleng pag-share lang po ng maliit na bagay. Alam nyo, ang dami ngayon nagdi-distribute ng mga pagkain sa mga mahihirap. Why not? Dagdagan natin yan. Dagdagan natin yung tibay ng kalooban. Instead na sama ng loob dyan, tibayan mo yan. Dagdagan ang mapayapang pakikitungo sa kapwa. Huwag na masyadong maldita, huwag na masyadong istrikta. Mapayapang pakikipagkapwa. Dagdagan ang ating totoong pakikisama. Dagdagan ang pagpapatawad. At higit sa lahat, katulad ng imbitasyon ng ating Ebanghelyo, sana Panginoon ay dagdagan natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Please all stand. As we make Mary's Magnificat our own song, let us pray to the Father that this coming Christmas we may proclaim the joy caused by God's mercy and power. And mindful of this, we pray, hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. May the church strive to be a church of the poor,
where the poor, equal to all others in Christian dignity, not only are evangelized, but become evangelizers themselves. We pray. Hear our prayer, O Lord. May those who serve in public office shun the culture of wastefulness, violence, and corruption. May they seek the common good and practice transparency and accountability in governance. We pray. Hear our prayer, O Lord. May those who work for justice and serve the weak, the poor, and the marginalized persevere in their work, knowing that they bring your love to all people. We pray. Hear our prayer, O Lord. May our daily lives be a proclamation of true joy and humility as we humbly serve others and remain open to your grace. We pray. Hear our prayer, O Lord. May those who have gone ahead of us find peace and eternal happiness, sharing in the joy of the Master's table. We pray. Hear our prayer, O Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Hear our prayer, O Lord. Loving Father, listen with compassion to the prayer of your church. May what we entreat you help us to proclaim always your mighty deeds with joy and sincere hearts. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Pray, may dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Trusting your compassion, O Lord, we come eagerly with our offerings to your sacred altar, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Almighty God. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him. With love beyond all telling, John the Baptist sang of his coming and proclaim His presence when He came. It is by His gift that already we rejoice at the mystery of His nativity, so that He may find us watchful in prayer and exultant in His praise. And so with angels and archangels, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Santo, Santo.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Socrates our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Dominic, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, "See you.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. And now let us offer each other a sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. May their friends behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Please only stand. Let us pray. May a reception of your sacrament strengthen us, O Lord, so that we may go out to meet our Savior with worthy deeds when He comes and merit the rewards of the blessed. Through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa nitong ating banal na misa. Sana tuloy-tuloy po, may dalawang gabi pa po. At higit sa lahat, alam ho natin na ang ating ebanghelyo ay isang kanta. At alam ko po sa Pasko, hindi mawawala ang kanta. Panalangin ko po ang ating kanta ay isang magaan, maliwalas, at kanta ng pasasalamat sa pamilya, sa kapwa, at sa Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May your family always rejoice together. O God, over the mysteries of redemption they have celebrated, and grant its members the perseverance to attain the effects that flow from them. Through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Our Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. We shall now do the prayer for the blessing of the sick. Alalahanin po natin yung ating mga kamag-anak, mahal sa buhay na may nangangailangan ng paggaling. O God, our Almighty Father, by your blessing, you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manawag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer for the religious articles. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of Blessed Mother, Our Lady of the Rosary of Manawag, may these religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.